Sir Reynaldo, kailan po nangyari itong disgrasya na sinasabi ninyo? October 14 po. Nangyari itong disgrasya habang nagtatrabaho ka? Opo, on duty po. Ano naman ang tulong na ibinigay sa iyo nung may-ari nung rice mill? Wala po, sir. Lumabas po kami ng ospital. Nagbigay po sila sa amin 4-5. Maliban dito, nagreklamo ka na ba sa Dole o kung saan man? Wala po, sir. Kasi desisyon nila yung sinusunod ko eh. Regarding po doon sa concern po ni sir, no? Pwede pong pumunta po siya dito sa opisina namin sa Dole Malolo, sir, para ako mismo, sir, ang magbibigay po ng agarang aksyon, sir, para po sa kaso po ni sir. Pasasamahan po namin siya sa inyo, sir. Kami rin po yung agaring aaksyon, sir, para po matugunan po kung ano man po yung hinaing ng ating mga kasamahan dyan, sir. Maraming salamat po, sir. Ano? Magandang araw po sa inyo, Sir Reynaldo. Gandang araw rin po, ma'am. Bali, sir, gaano na po ba kayo katagal na nagtitiis dito po sa benda na nasa paan ninyo? Tagal na po, ma'am. Simula pa po nung January 17 po hanggang ngayon po. Wala pang check-up. Kaya napakaitim na nga po ng paa ko sa nakabalot sa akin. Wala na pong check-up ng doktor. Kailan po ba kayo inasistihan ng agency nyo para makapag-check-up o bumalik po sa ospital? Wala po, ma'am. Puro lang po sila pangako. Wala daw po kasing ambulance na available. Nasa politika daw po, kaya wala po. Puro sila busy. Pero ano po ba yung ipinangako sa inyo? Lahat po ba gagastusin dito po sa pagpapagaling ninyo? Yun po yung pangako nila sa ospital po. Nasa orthopedic kami. Yung pangako po nila sa amin. Huwag daw po kami mag-alala. Basta gumaling daw po kami. Sila na lang daw po bahala. Pero kayo po ba ay nakakatanggap pa lang sahod dito sa kumpanya? Wala na po, ma'am. Kailan po ang huli? Itong kalahating kalahati po itong March na to. Yun lang po yung huli. Huli naming sahod. Bali, ilang linggo na po kayo hindi nakakatanggap? Isang buwan na po ata, ma'am, ngayong April. Mag-isang buwan na po kami hindi nakakatanggap. Sir, ilan po ba yung anak yun ni Mrs.? Dalawa po, ma'am. Isang 8 years old po, tapos isang 2 years old. Si Mrs. po, anong trabaho? Wala po, ma'am. Dito lang po sa bahay. Paano po kayo nabubuhay niyan, sir, kung noong March pa po, last na binigyan kayo ng sahod, paano po yung pang-araw-araw ninyo? Binibigyan lang po kami, ma'am, ng mga kapitbahay namin, yung sa tapat ng bahay namin, tapos yung kumpare po namin. Yun lang po yung mga nagbibigay sa amin. May nagpapajikas. Minsan po may nagpapajikas, 200, 300. Yung sa bayo ko po, tsaka sa kuya niya. Minsan ayun yung ate po, ko po. Ayun po yung mga nagbibigay ng tulong sa inyo. Yung ate ko po, minsan nagpapadala 400, 500. Po na pagkakasya nyo, yung mga bigay-bigay ng kapitbahay at kamag-anak ninyo. Tipid-tipid na lang po, ma'am. Kung ano man po yung binibigay sa amin, tinitipid na lang po namin. Bali, ganito, sir, since hindi na nga nakikipag-coordinate sa inyo, itong kumpanya ninyo, at the same time, halos pinabayaan na kayo. Sasamahan po namin kayo ngayon sa Dole Bulacan po para makapag-file po ng reklamo dito sa kumpanya nyo at maobliga sila na tulungan kayo at ibigay yung sahod ninyo dahil ayun naman po ay inyong karapatan. Ano po? Okay po, ma'am. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Sige po, tara po. Punta na tayo sa Dole. Magandang araw po sa inyo, Sir Paolo Magtoto. Yes, ma'am. Good morning po, Ma'am Ruby. Sir, regarding dito po sa reklamo ni Sir, ano po ba yung naging assessment po ninyo? Yun, ma'am. Based sa representation ni Sir, no, meron siyang sinasabi na may kasalanan nga si company regarding doon sa hindi na pagbibigay ng mga sahod nila, no, at saka yung doon sa occupational safety and health standard natin, baka hindi nasusunod. Pero yun nga, sabi nga natin kanina, pagdating dito, pagdating na napatawag na natin si company, tatanungin naman natin kung ano naman ang masasabi ng company para at least yung dalawang panig na napakinggan natin. Okay. Next po neto, sir, since siya po ay nakapagpirma na po ng complaint form, ano po yung next step niya? Ang next step po niyan is magpapadala po kami ng notice sa kumpanya. Thereafter po, pag po nabigyan na, ako min po yung magte-text din po para po meron na rin advance notice, no, sa kumpanya. Pupunta po sila dito doon sa scheduled date of conference nila, which is sa May 11 po.
ng alas 11 or 11 o'clock a.m. and doon po magtatagpo po yung dalawang panig po para po mag-usap tungkol doon sa naging kaso po. Ano po yung pinaka-advice yun na lang po dito kay sir at sa kanyang asawa po? Yun sir, huwag kang matatakot sir. Kapag ano, sabihin mo lang po yung totoo dahil po yung nagsasabi ng totoo sir, yun po talaga yung mananaig. Lagi naman po ganun, no? Kung ano po yung katotohanan, yun laging nananaig. So banggitin mo lang sir kung ano yung tingin mong tama, huwag kang mag-leave ng detalye na tingin mong walang kwenta, walang silbi. Kasi posibleng yun makatulong sa atin para pag napasagot natin yung kumpanya, makita natin kung sino talaga o ano talaga yung totoong nangyari doon sa nang naganap po sa inyo. Sir, meron pa po kasing mga kasamahan pa po ni sir na magrereklamo pa dito po sa Dolly Bulacan. Ano po yung magandang gawin po nila? Yun po, pwede po silang pumunta po dito sa opisina namin sa Dolly Bulacan. Kung tingin po naman nila wala silang panggastos papunta dito at malayo, no? Pwede naman po silang mag-file online. Meron po kaming, yung SENA program po namin is available din po online yan. Sa mga lugar po na medyo malayo yung mga complainant at hirap po silang makapunta dito sa opisina natin dito sa Dolly Bulacan. Pero open arms po, pagdating po nila dito, lahat po kaming mga SENA officers at mga staff po, pagtutulungan po yan para maayos po lahat ng mga dapat ayusin natin dyan sa mga kaso po nila. Maraming salamat po, Sir Paulo. Thank you po, Ma'am Ruby. Thank you po sa lahat. Maraming salamat po. At nakapag-file na po kami sa inireklamo po namin. Pwede po bang pakikwento, ano po ang nangyari kahapon doon sa Dolly Bulacan? Nakipag-areglo na lang po kami ma'am kasi hindi na po namin kaya pag umabot pa po ng NCR yung hearing. NNRC po? Opo. Bali magkano po yun na pagkasunduan nyo ng kumpanya? Yung inooffer po sana namin, 200 din. Hanggang 15 lang po yung kaya nila. Sabi ko po. 200 ano po? 200,000 po. Yung computation na yun, sir, para saan? Ano po ba yung mga kalakip ng computation na 200,000? Para po sana sa pagpagamot ko. Tapos kahit magkaroon lang po sana kami ng kunting kabuhayan habang wala pa naman pong trabaho. So, nanghihingi po kayo ng pangkabuhayan. Okay. Regarding naman doon sa pagpapagamot mo, sir, ito po ba ay napagkasunduan nyo na i-cater pa rin ng management? Hindi na po. Sarili na po namin. Bakit daw po? Pagka nagkabayaran na po, wala na po silang sagutin sa amin. Yung babayaran lang po nila yung sa utang po sa doktor. Bali pumayag na po kayo sa 25,000. Opo, ma'am. Okay. Pwede po bang pakibilang yung pera? 1, 2, 3, 22, 23, 24, 25 po. Nabanggit niyo, sir, na isa sa nag-testify na ikaw ay lasing habang pumasok ka sa trabaho noong nangyari ang aksidente, yung kuya mo. Opo, ma'am. Hanggang ngayon, hindi nga po kinukumusta ng kuya ko. Bakit po siya naging testigo na kayo po ay lasing noong time na naaksidente kayo? Hindi ko po alam, ma'am, kasi samantala, umagang maga po yun, magkakasabay-sabay po kami pumasok ng umaga na yun. Nung kinukuha ko nga po siya para isama sa Dolly, wala raw po siyang panahon para sumama sa amin. Bali, anong balak niyo po sa 25,000 na-receive niyo from the company? Iunahin ko na lang po sana yung pa ako maipagamot ngayong Martes po, babalik po ng orthopedic. Yung matitira po, bibili na lang po namin ng bigas pangkain. Yung matira, kung ano lang po pwede gawing negosyo sa matitira po. Maraming salamat po, Sir Rapi. At napag-ayos na po kami ng kumpanya, nabayaran na po kami ng maayos. Hindi na po kami mag-abol kung ano pa pong gusto nilang mangyari. Okay na po sa amin to, masaya na po kami. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo, sir. Thank you. God bless po.